for Channel 30S po ito. And kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kakalimutan mag-like, share, and comment. And stay tuned dahil umpisa na natin ang Trouble Bag! Okay, magsalita ka. Okay, ito na yung tourist guide natin. Naman na bilagir, marikik lang ang sabi niya, dalgal ng kasama niya. Huh, niya, Laber! Ayaw mo, papanta ka, natang kang kimagamang salita. Tapos maririnig ng mga manunood sa akin. Okay, Rowini, okay, yun po yung pupunta namin, nalayo po. Sabi niya, more than or less 1 hour pa po. Tsaka yung tinakayan is 1.5 or more yung nadaan. Yun, so feeling nasa Paris kasi may tower. Okay, I'll be back soon. Okay, so andito na tayo sa bundok. And ito lang yung hiker na payong. Yun. Aray. Butterfly dito. Oo, nawala kami. So, nasayang isang oras pag nalakad. Pero so far, medyo malapit na kami ngayon sa aming destination. Kanina narinig na namin yung haluskos ng tubig. But, kailangan pa natin mag-trek para maabot talaga yung mismong pinaroro na ng falls. Okay. Depende narinig kayo na ingon. May mga ingon. Again. Pwede kami ng daan. After 1 million hours. Okay, joke lang. Hyperbole. Okay, so andito na tayo sa mismong area ng Tinakayan Falls. Now I know, they call this Tinakayan Falls. Kasi itsura ng falls is parang hagdan. And yun yung Pangasinan term ng hagdan, which is Tinakayan. So Tinakayan means hinagdanan. Okay? So yun, papakita sa inyo. Ang ganda ng area, promise, meron siyang parang pool. Tapos, tumataas na maricola falls yung Pangasinan term. Saka meron siyang parang slides. Pakita sa inyo. Ayan, so crystal green yung makikita nyo dito. Pero mag-ingat kayo sa pagtapa kasi yung mga bato dito matutulis. Saka talagang para kayong na nagpa-parkour. So mamaya pa. Pag-iit lang. Mag-iit pa ako. Napakita yung mismo na dito sa taas. Ay, yun. Ayan. Okay. And now, welcome to Tinakayan Falls. Actually, mas may lalalim pa daw dyan according to our companion yung kasama natin. Kaya lang, kaunti kasi yung tubig at hindi ganun kalakas yung ulan bago tayo pumunta dito. Okay, yung falls is parang more or less 20 feet siya kataas. Tapos may dalawang imbaka ng tubig. Yung una yung pinagbabagsakan tap ng tubig. Tapos yung susunod is yung isa pa na parang lagoon siya, lagoon style. Kung saan malalim din siya mga 3 to 6 feet yung lalim. Hey guys, so andito tayo sa may taas pa rin ng bundok. And we're leaving now the Tinakayan Falls. And mamaya, papakita ko sa inyo. Where? Oh!
sorry. Buksan kasi yung lagyan ng tubig. Where, guys, kung alam niyo na kung gaano kataas kong area natin, naroroon na natin. Dahil pag pinakita ko sa inyo, this is the scenery that you will go into view. So, sa part na yun, nandiyo ng NGCP, may farm doon. And, yun, meron din area na may suwat na. At yung kanina yung nakita natin, dun sa part na yun, where the sky and the mountain meets. Ayan, so kikita nyo, katabi niya ang hulog na yan, yung bundok. Pag nakikita nyo siya dito sa area natin, sa video na ito, ang itsura niya, parang dust lang siya or parang foggy. Pero actually, pag tinigyan mo yun sa malayo, that is already clouds. So yun, dyan po ang mga towers natin, wherein the electricity is being provided to our communities on our households. Yeah. Yun na yung GCP. Ayan, ang taas ng air, ang taas ng kinaroroon natin. This is an elevated part. Kasi this, ano to dati, dating bahay? Pero ang taas ah. Ayan, kita nyo, mas mataas tayo sa mga puno. Where the mountain meets the sky. One of the remembrance that we pick up while walking or having the trail here at the Tinakayan Falls in Labrador, Pangasinan. And again, ganda, di ba? Cloud is so wow, beautiful. A magnanimous creation of God. And yun na nga ang huling pasilip natin ng Tinakayan Falls. I hope you enjoy watching the videos and come and see Tinakayan Falls. Yan, lagoon. Mini lagoon nila. Tapos pagpunta ka dito, may mababa.